bago po ang lahat sa pangalan ng tunay at nag-iisa, hugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal, na walang dungis at kapintasan, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki ng lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Puspos ng karunungan at kapangyarihan sapagkat kahit na ang araw na kanya nilikha ay kumuha lamang ng liwanag mula sa kanya upang magbigay ng sinag sa daigdig na madilim. At sa pamamagitan ng liwanag na yan, makita natin hanggang ngayon sa ating mga mata ang kanyang kagilagilas na magagawa mula sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na walang katulad sapagkat siya ang nagpabukal ng tubig sa kabundukan at nagpadaloy dito sa malawak na kapatagan upang mayroon tayong mainom sa oras ng ating pagkawhaw. At siya pa rin ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na walang katulad, walang kapantay sapagkat siya ang nagpatubo ng mga halaman at mga punong kahoy at nagpabunga nito upang mayroon tayong makain sa oras ng ating pagkagutom. Siya pa rin nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na walang katulad, walang kapantay, walang katapat sapagkat siya ang lumikha ng hangin ng ating malalanghap ng salayuning tayo'y mananatiling buhay dito sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na yan ang aking dinadakila, pinarangalan, inaawitan sa lahat ng panahon. Siya yung nagpakamatay sa kalbaryo ng cross upang matubos lamang tayo sa ating mga kasalanan, upang mabawi lamang tayo mula sa kamatayang walang pagbabalik. Ang Diyos ng mga Diyos na yan ang gumawa sa atin mula sa alikabok ng lupa at tayo'y hinihingahan at nagiging tayo kaluluwang may buhay. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na yan na yun yung nagsugo kay Father Light. Walang iba, kundi ang tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan ng bugtong na sugo at huling sugo nitong huling kapanahunan, the eminent lawyer of the eminent justice, he is the last and final singing revolutionary messenger of the most powerful, one and only living, most perfect God of all gods, Jesus Christ. Walang iba kundi si Don Edmundo Pamintuan de Makasalig Lahi, known as Father Lai, ang wonder boy ng Mindanao, ang Haring Agila sa kagulat-gulat na kasaysayan. At sa pangalan ng kanyang kanang kamay, walang iba kundi ang tinaguriang sisiw ng Haring Agila na si Elder Bear. At sa pangalan sa libu-libong mga anghel na gumabay sa atin hanggang sa mga oras na ito, at sa pangalan ng kasapi ng Charles of the Baptist Royal Family in the 7th Millennium Healing Crusade of Father Lai, ako po ang inyong tunay na kapatid sa pananampalataya, Brother Ricky Boy Rodrigo, na bumabati sa inyo ng Happy Sabbath Day sa inyong lahat at maligayang panunood sa ating palatuntunan na walang ibang ginagawa kundi purihin, dakilain, awitan ang tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, ang ating pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, dahil sa mga pagsubok sa buhay, lalo na ngayon. Mga kaibigan, mga kapatid, noong panahon nandyan pa si Father Lahi, dinala kami niya dito sa Luzon dahil itong krusada na ito ay nanggaling pa sa Mindanao. At mula sa Mindanao, kasakasama na ang banal na langis ng buhay. Yan ang binigay ng bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos kay Father Lai para sa mga taong naniniwala at nanampalataya na may Diyos ang daigdig at ang Diyos na yan ay walang iba kundi ang pinakilala ni Father Lai, ang bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Katulad ni Moises sa unang panahon. Noong unang panahon ay binigyan si Moises ng isang
instrumento na kanyang gagamitin upang mahango ang mga Israelita sa bansang Ehipto sa kamay ng mga Ehipsyo. Ang ginagamit na instrumento ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na binigay kay Moises ay yung kanyang tungkod. Yung tungkod na yun ay yun yung bumiak sa napakalaking dagat upang sila'y makatawid. Upang hindi sila mahabol sa mga kawag, mga sundalo ni Paraon, upang mailigtas sila. At siya rin yung tungkod na yun ang nagbigay ng tubig para makainom ang mga nauhaw na mga tao na pinili ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Kaya, itong banal na langis sa makabagong henerasyon, ito yung makabagong Moises. Si Father Lahi, siya po ang makabagong Moises na hinango niya tayo mula sa turo at aral ng mga Kastila, sapagkat noong unang panahon ay 400 years na naalipin ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. Ganun din po ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, noong tayo naalipin ng mga Kastila, 400 years. Kaya, naalipin tayo rin sa mga turo at aral na ibinigay ng mga Kastila. Kaya dumating ang sugo na sinugo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ni Father Lahi. Siya ang makabagong Moises nitong huling kapanahonan. At ang taglay niya hindi natungkod, kundi itong banal na langis ng buhay ang magdirigma ng Panginoon laban sa lahat ng uri ng karamdaman sa buhay ng tao na bigay ni Satanas. Ito yung magpapakilala sa kanyang pinakabanal, pinakasakdal, pinakadakila, pinaka makapangyarihang pangalan, na ang pangalan na yan ay walang iba kundi ang tagapagligtas na pangalan, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamagapangyarihan sa lahat. Kaya, nagmula ito sa Mindanao, itong banal na langis ng buhay, nakilala sa Mindanao at maraming naniniwala sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, at marami din nakakilala sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Dinala ito ni Father Lai sa Visayas. Nakilala rin na pampihirang gamot at makapangyarihang gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Dinala ni Father Lahi dito sa Luzon at dito rin nakikilala ng karamihan. Mula nung sila'y nakagamit nito, sila na ay nagbalik loob sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At doon niya natagpuan si Elder Bear. At ang sabi ni Father Lahi, tulungan siya dito sa Luzon na ipakilala ang kapangyarihan at kadakilaan at ang pangalan ng tunay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na tunay nating tagapagligtas na walang iba kundi ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon si Kristo. Sa pamamagitan ng banal na langis na ito, dito siya makikilala sapagkat ito ang magbibigay ng lunas sa lahat ng mga may karamdaman na pinahirapan ni Satanas. Dahil alam ni Satanas na ang karamdaman ay siyang hadlang ng ating kaligtasan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi nabigo si Father Lahi. Tinulungan na ni Elder Ver upang makilala ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sinabi ni Elder Ver, wala akong alam sa Biblia, Father. Dato pa ang tawag niya. Wala akong alam sa Biblia dato. Ang sabi ni Father Lahi, walang problema dahil hindi naman sa pagalingan ng salita. Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang gumawa ng paraan. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaharian ng langit ay hindi sa pagalingan ng salita, kundi sa kapangyarihan.
sa kapangyarihan po tayo nagkatalo. Mga kaibigan, mga kapatid, dito ang tunay, dito makikilala ang Diyos na may kapangyarihan. Dahil maraming sumigaw na may Diyos ang daigdig, subalit wala silang tagnay na kapangyarihan. Dahil nga, hindi sila ang tunay na sugo. Kaya, tama, hindi nga sila makakataglay ng kapangyarihan. Dito ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, banal na langis ng buhay, katulad sa tungkod ni Moises. Dahil baka pag-ibigay niya sa tao, pwede naman niyang ibigay sa bawat isa. Subalit, likas ng tao ay mayabang. Pagka nagkaroon na ng kapangyarihan, kung kapangyarihan nga lang dito sa lupa, ay yumabang na, ano pa kaya yung kapangyarihan na nanggaling sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Katulad ni Satanas, bakit siya yumabang? Dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Ang kinalaban niya tuloy, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya, alam na ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang nangyayari. Kaya dito, para mahipo niya ang kanyang mahal na mga anak na may karamdaman, ipinadaan niya dito sa banal na langis ng buhay. Pag nailapat ito, gagaling ang karamdaman ng tao na pinahirapan ni Satanas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nung umalis si Father Lai, bigla ngayong may nag-angkin na siya na ang kapalit ni Father Lai, yung abogado na international lawyer. International lawyer. At sabi, ako na ang mamuno sa inyo ngayon. At ito ang kailangan sundin yung batas. Wala na yung batas ni Father Lai. Dahil wala na si Father Lai. Kaya itong batas ko. Ako ang inyong pangulo ngayon. Kaya kami, mga kaibigan, mga kapatid, bago pa man umalis si Father Lai, ay pinulong na niya kami. At marami na siyang sinabi tungkol sa mga darating. Yung mga nagpapanggap, sinabi na niya sa amin, ito ang palatandaan. Ito ang palatandaan na nagpapanggap ng ganito. Ito ang palatandaan na nagpapanggap ng ganito. Mayroong gagayahin yung kanyang mukha, gagayahin yung kanyang boses, gagayahin yung kanyang postura, gagayahin yung kanyang tayo. Subalit, may pahiwatig na si Father Lai niyan. Kaya alam na namin. At alam namin, ang sabi ni Father Lai, ang banal na langis ng buhay, magpapatuloy ang kapangyarihan, basta't sundin niyo lamang ang mga alituntunin na itinuro ko sa inyo. Sundin niyo lamang, huwag kayong lumihis, sapagkat kung lumihis kayo, kung magbutas kayo ng sarili niyo, mawawala ang kapangyarihan ng banal na langis ng buhay dahil magtatampo ang bugtong at buhay na Diyos. Dahil ang batas na yan ay nanggaling sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Yesu Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, nung umalis si Father Lai at mayroong nag-aangkin na siya na ang bagong leader, nag-assume na siya ang bagong leader, itong abogado, kinugkob na yung bitas. Akala niya, nandun yung drum-drum eh. Yun yung sinabi nung isang nagsalita din sa radyo, na kinugkob yung bitas. Tama, kinugkob yung bitas. Pero, mga taong pinagkatiwalaan ni Father Lai, hindi niya nakuha. Mga taong binigyan ng authority ni Father Lai dito sa banal na langis ng buhay na ito at sa mga gawain ay hindi niya kuha. Kaya ang kapangyarihan sa banal na langis ng buhay ay hindi ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Bakit? Puro paninira yung ginagawa nung abogado na yun. Pati si Father Lai, siniraan. Ang banal na langis ng buhay, siniraan. Kaya nung sinabi niya na ito yung batas ko,
Ha? Itong masunod ay nagduda na kami. Nagduda na kami na ito na yung sinabi ni Father Lahi sa amin bago siyang malis, na mayroong magpapangulo-pangulo. Ha? Mayroong magpapangulo-pangulo. Subalit, palatandaan yan ay hindi lumuhod, ha, sa dasal ko. Nung nakita namin siya na nung nagdasal kami at sabi niya, o sige, magdasal lang kayo kasi hindi ako makaluhod dahil masakit ang tuhod ko. Ay, ako. Ha? Wala na. Hindi niya siya pumasa. Ha? Nung sinabi niya na may mga batas siya dito at itong batas na sundin, hindi na yung kay Father Lai. Ako. Lalo-lalo na. Ha? Dahil binabantayan namin ang batas dito. Pag ito'y babaguhin, automatic. Sinabi na ni Father Lai sa amin na huwag niyong babaguhin ang batas dito upang hindi magbago ang kapangyarihan na ibibigay ng bugtong at buhay ni Diyos ng mga Diyos Panginoon sa Kristo. Kaya, nung kinausap kami ni Elder Ver, mahinahon, pinatawag kami, Sister Gina, ako, Brother Eric, Sister Alma. Sinabing, ano na ang nangyari sa atin ngayon? Subalit, kung sasamahan niyo ako, ipagpatuloy natin ito. At, siguradong matutuwa sa atin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, magpatuloy ito. Kung sasamahan niyo lang ako, nasaan ba ang banal na langis ng buhay? Ang sabi ni Sister Alma, narito sa atin. At yung mga pinagkatiwalaan ni Father Lahi. Ang sabi naman ni Elder Ver, maganda. Ha? Ang sabi ni Elder Ver, samahan niyo ako, Ricky Boy, dahil kayo ang mga kumakanta. Kailangan ko kayo. Dahil yan yung reglamento ng kursada eh. Mayroong umaawit, mayroong mga kumbo, ha? Mayroong tagapagsalita, si Elder Ver, at mayroong banal na langis ng buhay, at mayroong mga tao na sa likod nito na nagtatrabaho, katulad ni Brother Eric at ni Sister Alma, na yun yung gumagawa upang matulungan si Elder Ver. Kaya, makikita nyo sa gawain, plansa ang lahat, plansado ng lahat, bago pa dumating si Elder Ver. Sapagkat kami ang manggagawa na gumagawa kami kahit wala ang aming busing. Dahil ang sabi ni Father Lahi, ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos ang ating busing nito, ang ating amo. Laging nakatingin sa atin yan. Kaya, hindi na kami kailangan pang pagsabihan dahil mula pa noon ni Father Lahi ay aral na kami. Ha? Tinuro na niya sa amin. Ang sabi niya sa amin, one word is enough for a wise man. Kung ikaw ay matalino ka, subalit pinili ka ng bugtong at buhay ng Diyos ito dahil marunong ka nga. Kaya sabi ni Father Lahi, hindi ako ang nagpili sa inyo, kundi ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos Panginoon Kristo nagpili sa inyo. Kaya maging matatag lang kayo at ang aking mga tagubilin ay inyong babantayan para hindi kayo maligaw. At huwag kayong magbutas ng sarili niyong butas. Ang batas ko ay inyong susundin upang manatili ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na kakampinyon. Yan ang lagi naming tinatandaan, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya, noong sinabi ni Elder Ver, samahan niyo ako, ang sabi namin, walang problema, Elder Ver. Walang problema, kuya. Basta sundin lang natin ang turo at aral na ibinigay ni Father Lahi at ang kanyang mga alituntunin, batas, prinsipyo. Noong sinabi ni Elder Ver, walang problema, ituloy natin ito, walang magbabago. Hindi natin baguhin ang mga sinimulan ni Father Lai. Dahil yan, naniniwala ako na siya'y sinugo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos
Panginoong Jesucristo. Dahil na walang makagawa ng ganitong klaseng gawain kung wala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lalo na ang banal na langis ng buhay na simpleng pagtiningnan mo, simpleng langis lamang, pero banal ito. At nandito ang kapangyarihan ng bugtong at buhay ng Diyos, ng mga Diyos na ipadama sa lahat ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Kaya, ang sabi pa ni Elder Ver, nasaan ba yung Biblia ni Father Lai? Doon namin nakita na itong si Elder Ver, ginabayan at ito ang binigay sa amin na aming makakasama. Ibig sabihin, may guide siya, ikumpara doon sa isang nagpakunwaring pangulo. Ha? Nagpakunwaring leader na babaguhin ang mga batas ni Father Lai. Dito kami sa hindi magbabago sa batas ni Father Lai. Kaya si Elder Ver, sinamahan namin, kasama kami ni Elder Ver ng 18 years na wala kaming ganitong gulo. Wala ni katiting, sapagkat si Elder Ver ay naniniwala na sugo si Father Lai at ang nagsugo sa kanya ang pinakamakapangyarihang Diyos, ang tagapagligtas na Diyos ng Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Base sa kanyang mga karanasan, sa kapangyarihan na kanyang nadama. Ha? Hanggang ngayon, ang banal na langis may kapangyarihan sapagkat hindi nawawala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran at hindi mawawala ang kanyang kapangyarihan. Hindi pwedeng kumupas ang kanyang kapangyarihan magpakailanman. Kaya, huwag kayong maniwala sa nagsasalita na wala ng bisa ang banal na langis ng buhay dahil ultimo siya. Walang-wala siyang alam. Wala yang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. Sasabihin ko sa inyo, wala siyang kaalam-alam ni kahit nakaranas ng kapangyarihan dito sa banal na langis na ito, eh hindi nakaranas yan. Walang patutuo yan. Mas mabuti pa ang mga ordinaryong miyembro ay maraming patutuo tungkol sa banal na langis ng buhay. Yan ay walang patutuo yan. Dahil gumamit lang yan ng banal na langis pagka nasa concert. Pagka nasa bahay, wala. Kaya nga eh, ang kapangyarihan ito, ito yung espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos na papasok sa iyo. Pag hindi na ka na gumamit, mapapasukan ka na ng iba. Mapapasukan ka na ng masamang espiritu na yun yung mag-guide sa iyo. Pero, kung gumamit ka nito, uminom ka, magbuhos ka sa iyong ulo, ibig sabihin, binigyan mo ng karapatan pumasok ang kapangyarihan at ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa iyong katawan. At siya ang mag-guide sa iyo. Ay nung lockdown, lalo na nung lockdown, walang concert, ay hindi na nakagamit. Hindi na pumasok ang espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sino nang pumasok? Ay dalawa lang yan. Dalawa lang naman ang nagko-contest niyan. Ang Panginoong Jesucristo lamang at si Satanas. Kaya, walang kupas ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sila. Iwan ko kung bakit nasabi niya yun, na wala naman siyang alam dito. Bago lang siya dito. At tuturuan pa lang sana namin siya. Eh si Elder Ver, sinabihan na namin ang sekreto nito. Unang sekreto nito, huwag kang magsalita ng masama sa iyong kapwa. Ayaw ng bugtong at buhay na Diyos yan. Yung mga lumalabas sa bibig mo. Dahil yun yung nagpaparumi sa iyong katawan na hindi ka napapasukan ng banal na espiritu. Kung ano-ano na mga sinasabi mo, para ka nang naginip, pangit yan. Kaya, siguro, kung ang mga sinasabi namin ay katulad na rin yung nagsasalita sa radyo, pwede nga, pero hindi. Tinuro sa amin ni Father Lai kung paano mas lalong gumisa ang banal na langis ng buhay. Purihin at parangalan siya na walang humpay araw-araw at sumunod ka sa prinsipyo at turo aral ni Father Lai. Kaya pagdating sa kanya,
nung pagdating na umalis na rin si Elderver, eh mayroon na rin isang abogado, abogado rin, na nagsabing, ito nang batas ko, dahil ako nang namuno. Ito, itong sundin nyo. Ha? Dahil dapat sumunod kayo sa akin dahil ako nang mamuno ngayon. Wala na si Father Lahi. Patay na si Father Lahi. Ha? Patay na si Elderver. Tapos ng kanilang misyon. Narinig niyo naman yan. Ha? Sinasabing tapos ng kanilang misyon. Ibig sabihin, wala na sila. Ha? Wala na silang kwenta para sa iyo. Yun lang ang problema. Ha? Hindi mawawala. Kung papano si Moises ilang taong lumipas hanggang ngayon ay ang salita niya at ang mga turo't aral niya ay nandyan pa rin sinusunod hanggang ngayon sa mga tao na naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binabanggit pa rin hanggang ngayon si Moises. Napakatagal na ng panahon. Ayun lang, kababago lang, ilang taon lang. Si Father Lahi ay 25 years lang. At si Elderver ay isang taon pa lang. Winalan muna ng karapatan. Hindi pwede yun. Kami ang nakakaalam sa katotohanan dito. Dahil mula pa nung maliit pa kami, andyan na kami kay Father Lai. Hindi naman kami ordinaryong membro na pagsabihan mo ng ganun. Kami ang kasakasama ni Father Lai dito upang dalhin ang katotohanan sa mga taong gustong kumilala ng tunay na Diyos. Kaya kami ang nakakaalam dito dahil ang sinabi ni Father Lai itong susundin. Kaya nung binago na, babaguhin na, ay hindi kami po pwede. Ay hindi po pwede masajisan. Ha? Hindi po pwede, ito brother, ito yung ganito. Hindi pwede. Dahil wala na sila, patay na sila. Ay hindi po pwede yun. Ha? Binigyan namin ng palugit. Mula ng pag-alis ng Elderver. Umabot pa ng 8 buwan. Subalit, hindi nagbago. Mas lalong palala ng palala. Dahil gusto, masunod ang kanyang gusto. Ang kanyang batas ang gustong sundin. Dahil may plano na pala siya. Kaya pala nung pag-alis ni Elderver ay sigaw, tuloy ang laban. Walang iwanan. Dahil pala, ang kalabanin na pala. Ang mga tao na pala na mga loyal kay Father Lahi. Na yun yung nakakaalam sa turo't aral at batas ni Father Lahi. Na hindi po pwede. Dahil ang prinsipyo namin dito, hindi baling walang maniwala sa amin. Huwag lamang naming suwayin ang batas ni Father Lahi. Na yun yung batas ng bugtong at buhay ng Diyos ng Diyos na kabilin-bilina ni Father Lahi. Ha? Walang problema at kami na lang ang matira. Wala nang maniwala sa amin, walang problema yun. Basta ayaw namin mahulog kami sa bangin, sa kasalanan. Na kami mismo ang nakakaalam. Dahil ang gusto namin dito ay kaligtasan. Hindi kami naghahanap ng anumang mga bagay. Kontento kami. Dahil yan ang itinuro sa amin ni Father Lahi. Mula pa sa Mindanao. Talbos nga lang ng kamuti, masaya na kami. Mga kaibigan, mga kapatid, malunggay nga lamang, masaya na kami. Bakit? Yung gulay, yun yung nagpapahaba ng buhay. At ang ugali ng gulay, marunong magpakumbaba. Gapang lang. Talbos ng kamuti, nas mababa lang. Dahil yun yung gusto ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesus Cristo. Hindi kami nagmamataas sa aming sarili. Subalit, ang prinsipyo, yun ang aming susundin. Dahil yan yung maghahatid sa amin tungo sa kaligtasan na aming pinapangarap. Wala na kami pangarap na ano pang mangyari sa aming buhay, umaman. No. Hindi yan itinuro sa amin, Father Lai. Ang aming pangarap na paglingkuran namin ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Dahil nasabi ni Father Lai, ngumiti lang sa iyo ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Hindi ka na mauubusan ng biyaya at pagpapala. Lalong higit sa lahat, ang kaligtasan na kanyang ipinangako sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, kung naniniwala ka na si Father Lahi ay sugo, huwag mong baguhin ang turo't aral dito. Huwag kang gumawa ng sarili mo
Huwag kang magbutas ng sarili mo katulad ng sinasabi ni Father Lai sapagkat walang mangyayari sa iyo. Iiwanan ka ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Katulad ka nung isang abogado rin na hindi sinamahan ng bugtong at buhay na Diyos. Di wala kami doon. Ha? Saan? Kami. Doon sa taong sinamahan ng bugtong at buhay na Diyos. Malalaman namin eh. Dahil mayroong mga pahiwatig sa Father Lai. Ay nung sinabi lang ni Elder Bear na nasaan yung banal na kasulatan eh. Kinumpara namin doon sa isa, nasaan yung ari-arian ni Father Lahi? Nasaan yung mga gold-gold? Nasaan yung anong nakapangalan ni Father Lahi? Yung bitas nakapangalan ba yung Father Lahi? Ang dami, naguguluhan kami. Kaya nung kaharap namin si Elder Bear, walang ibang sinabi, pagpatuloy natin ito. Ha? Asaan yung banal na kasulatan? Asaan yung banal na langis ng buhay? Yun. Swak sa aming panglasa. Kaya, binigyan si Elder Bear na mga taong makatulong sa kanya ang mga tao ni Father Lahi na hinubog sa turo at aral prinsipyo na ang prinsipyo na yan at ang batas na yan ay galing sa bugtong at buhay na Diyos ng Diyos Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, kung tayo'y naniniwala na si Father Lahi ay sugo at si Elder Bear ay pinili ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoong Kristo, sundin natin ang kanilang mga sinasabi. Huwag nating baguhin ang mga turo at aral na ibinigay nila sa atin. Dahil yun yung maghatid sa atin patungo sa ating pinapangarap na buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Kristo na pinakamagapanggagayan sa lahat. Kaya ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Father Lai, pangalawa kay Elder Bear, at lalong higit sa lahat sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon ng mga Panginoon at Haring mga Hari, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na walang dungis at kapintasan, ang nag-iisang pinakamagpangiring lalaki, na may taglay na kapangyarihan, walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kakilakilabot na kapangyarihan ang Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako po ang inyong tunay na kapatid sa pananampalataya, Brother Ricky Boy Rodrigo, na magsasabi sa inyong lahat na maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye.